Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Ang video ito ay tungkol sa magnetic compass sa barko. Nabusted kasi or pundido yung ilaw ng magnetic compass kaya magpapalit ako. So ito yung itsura ng magnetic compass namin sa barko. Naka-position siya dito sa taas ng bridge. Ang tawag dito is Monkey Island. May separate video ko regarding sa Monkey Island. Kaya kung hindi mo pa napanood, ay panoodin mo na rin. So sa ilalim nitong magnetic compass, sa ibaba yung bridge, doon sinisilip ng mga officer yung heading. So sa mismong gitna, nandoon yung steering wheel. Sa ibabaw mismo ng steering wheel, nandyan yung pinakasalamin na silipan ng magnetic compass. So mismong sa ibabaw ng steering wheel, dapat makikita mo na yung heading. Ang problema, pundido yung ating bombilya sa magnetic compass, kaya wala tayong makita. So, syempre, si Kaleki, siya ang tagapalit ng ilaw. So, akitin natin yan at papalitan natin ng ilaw para mayroon na silang makita. Pag magpapalit ng ilaw, yung ibabaw lang talaga yung bubuksan. Pero para makita nyo na rin, yung isang spare na ilaw. Dalawa kasi yung ilaw nitong magnetic compass eh. Yung upper light saka lower light. Yung takip nyo lang sa ibabaw dapat ang bubuksan kapag yung busted lang yung pag wala silang reading. Kasi yung upper naman ang parating gamit eh. Itong lower parang lang itong pang backup lang if ever na nasira nga yung sa ibabaw. Pero para makita nyo na rin, bubuksan ko na itong cover niya sa harapan. May apat na screw lang naman. Tatanggalin ko yung screw tapos pagbukas niyang cover, papakita ko sa inyo, nasa loob niya yung lower light, yung pinaka-backup na ilaw. So, wala namang special sa ilaw na to. Bombilya lang siya. Isa lang siyang bombilya na 40 watts ang rating tapos 220 volts. So, ayan, nasa kanan. Ayun yung bombilya sa loob. So, papunta ng switch, papunta ng power supply. So, yan lang yung itsura ng ating magnetic compass, lower light. So, nasa ibabaw, nandoon yung ating magnetic compass mismo. At sa ibabaw ng takip, sa loob ng takip, nandoon yung upper light na papalitan ko. So, yan ang pundidong ilaw. So, nakita nyo, tatanggalin ko lang yan at papalitan. Ganun lang kasimple. Ang trabaho ni Kaleki, madali lang magpalit, di ba? So, wala akong original na spare. Meron ako nitong local na spare. Malamang pundido na naman to agad. After 2 weeks, mapundi agad. So, kumpara nyo, magkaiba sila. Pero pares lang sila ng ratings na 220 volts, 40 watts. So, hindi siya screw type, ang tawag sa connect sa base niya is bayonet type base. So ayan. So, may lock siya. Umilaw na pag takip niyan, nakatapat siya mismo sa magnetic compass, magre-reflect na yan dun sa baba sa may pinaka ibabaw ng steering, kita na yan kasi nga may ilaw na. So dahil may salamin doon tapos may reflection na yung ilaw, tatagos na yun sa baba. Pag silip doon sa silipan nila third mate, second mate ng officer on watch sa bridge, makikita na nila yung reading ng ating magnetic compass. So, testingin din natin itong ilalim. Ayan yung switch. Upper light, lower light. So, i-switch ko sa lower light. Ayan, umilaw, di ba? So, if ever umuulan, bumabagyo, kailangan talagang ng ilaw, pwede mo lang yan i-off. I-switch pababa para kung hindi mo pa kayang palitan at kailangan yung magnetic compass, yun lang yung switch niyan. So, yun lang ang ating itsura ng ating magnetic compass. Napakasimple lang, di ba? May iba pang mga klase ng mga compass sa barko, mga gyro compass na hindi nakabase sa magnetic field ng Earth o ng mundo. So, ibang video, gagawa ko siguro ng video para sa
gyro compass. Sa totoo, nabubuhay na yung mga marino ngayon sa modernong panahon. Yung barko, autopilot na yung steering niyan. Ilalagay na lang nila doon yung course, tapos i-input lang nila yung course. Yung autopilot na yung bahalang magpaandar ng barko, yung mag-steer ng barko. Wala na nakatayo doon sa steering wheel parate para manihuhin yung barko. Wala na nagmamaneho. Autopilot na yung computer na mismo, yung mga electronic na actually pinaghalo-halong mechanical, hydraulic, electronic, computer system. Yun yung autopilot ng barko. Dahil dito sa mga compass, mga gyro compass at mga electronic chart display, mga speed log, echo sounder, dahil sa mga navigational equipments na advanced technology, kaya na nung barkong umandar mag-isa. Sasabihin mo lang kung saan kayo pupunta at dire-diretso na yung barko doon. Siyempre, pag sa open sea lang yon, pag madaming mga barko sa paligid, halimbawa, padikit kayo ng puerto, hindi pwedeng naka-autopilot ka. Ang autopilot, pag nasa malawak na karagatan ka lang, na wala kang natatanong na barko. So, doon lang ginagamit yon. So, ito na yung ating magnetic compass. Ganyan ang itsura niyan. So, marireading mo nasa mga 114 yung reading natin, yung heading. Diba? Kanina, walang ilaw. Pundido yung ilaw. Wala tayo makita. Ngayon, since may ilaw na, nagre-reflect na sa salamin. So, yun lang yung purpose ng ilaw dun sa magnetic compass natin. At least, alam nyo na. Actually, maraming mga navigational equipment dito sa bridge at marami akong pwedeng i-share sa inyo. Siguro isa-isahin ko to pag may time. May mga automatic identification system, AIS na tinatawag, may mga VDR, voyage data recorders, may mga electronic chart display indication system, ECDIS. So, madami. Madaming pwedeng ma-share dito sa bridge. So pag ang course mo is marine transportation, syempre ikaw yung in charge dyan sa mga one day. Pag naging officer ka, ikaw yung mag-ooperate ng mga navigational equipment. Actually ako bilang electrician, hindi ako operator, tinatawag lang nila ako if ever may problema, may sira, may alarma, or may kailangang i-rectify, may mga damage na kailangan i-repair. Pag hindi gumagana, sakalang nila ako tatawagin. Doon ko palang malalaman kung para saan ba yan, ano ba yan, paano ba yan. Hindi ko talaga yan nahahawakan. Hindi ako operator eh. So, maintenance lang ako at kung possible, kung kayang i-repair, i-repair. So, yung mga deck officer, sila talaga yung most na familiar dito dahil sila yung user eh. So, sila yung gumagamit ng mga navigational equipment. Kaya naman, pag nasira, sila yung apektado kasi hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Imbis na automatic na mamanu-manuin pa. Po, parang ganon. Sa totoo, limited lang yung kakayahan ng mga electrician sa barko na mag-repair ng mga navigational equipments. Usually, ang chinecheck lang dyan, yung mga loose connection lang or yung power supply o baka may fuse na bumigay. O kaya naman, kailangan lang i-reboot o kaya naman kailangan lang i-reset yung computer, parang i-restart mo lang. Kasi hindi naman talaga trained yung mga electrician na mag-repair nito mga to. At yung iba talaga hindi na nare-repair. Buong CPU na o buong unit na yung pinapalitan. O kaya naman yung buong electronic card na isasalpak, yun yung sira. So ang trabaho ni Elec, trabaho ko, halimbawa may nasira, check-upin ko lahat yung kaya ko lang check-upin, tapos gagawa ko ng report kung ano yung nakita ko. At syempre may mga manuals naman, may mga troubleshooting guide kung base sa mga findings ko, ano yung possible na sira, ano yung possible remedy, kung kaya bang palitan, kaya bang i-repair, o kailangan ko mag-order ng mga ibang spare parts, o di kaya naman kailangan kong mag-order ng service technician na akit sa barko para sila yung mag-ayos. So, basically, yung basic repair lang o basic troubleshooting, maintenance, dun lang ang kaya. Yung first aid lang, parang first aider lang ako sa barko. Kumbaga, paunang lunas lang. So, pag hindi na kinaya ng first aid, kailangan talagang operahan, may papalitan. So,
mag-order ng spare parts or order ng technician. Mag-i-email, gagawa ko ng report, ipapadala sa opisina, ipapadala dun sa manufacturer ng mga equipments, tapos sila yung bahalang mag-desisyon kung paano isosolve or paano aayusin yung trouble. So anyway mga kalegi, ito yung itsura ng aming bridge. Minsan ipapasyal ko kayo, gagawa ko ng separate video para sa ating mga bridge navigational equipments. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, comment at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!